Congratulations. Thank you, sir. Thank you, sir. Ito sa medalya. Matapang ka. Matapang ako. Yan. Kailangan mo yan. Dahil yung dalawa mong asawa nagkakagata, nagsasabunutan nang dahil sa pension mo. Congratulations. We are proud of you. Ma'am, sige. Magaling ka agad, ha? Congratulations, anak. Nay, ano po? Kuya, kamusta ka na? Mabuti. Okay ka? Talaga? Wow! May medal ka na? Wow, buti ka pa kuya, may medal na. Kami wala pa. Ugso, may cover na lang natin. Ginais na lang. Huwag na. Kuya naman, ang KJ. Ay, siya nga pala. Kuya, si Stella, kasama ko sa trabaho, tsaka best friend ko. Congratulations. Thank you. Mm.
Ginagawa mo akong robot. Lahat ng kilos ko, gusto mo din numero. Hindi po pwede yan. Baka nakakalimutan mong ako ang pinuno na sa mga ito. Lahat ng desisyon ay kailangan manggagaling sa akin. Ikaw, Tomas. Yang kalupitan mo ang palagi mong pinaiiral. Kaya puro problema bumubuwelta sa atin. Yung nakuhang retrato, matibay na ebidensya yan. Oras na makarating yan sa Senado. Tandaan mo, matutusta tayo sa kawa. Alam mo, Julian, naaasar ako sa mga kasamahan natin bumoto sa iyo bilang pinuno ng grupo. Trabahong lalaki ang samahan natin. Pero ang pinili nila ay isang matandang hulyanin. Wala ka naman dapat ipag-alala, Julian, eh. Sa oras na magpadala ng subpoena ang Senado, hindi matutusta yan tumbong mo. Dahil hindi naman ikaw ang akusado. Kahit na hindi nila ako ipatawag, oras na ikaw ay pumutak, tiyak idadawit mo ko. Wala akong tiwala sa'yo, Tomas. Dahil alam kong matagal mo nang pinagmimiti ang makuha ang pwesto ko. Kahit si Satanas ang makasama mo, oras na makalingat siya, ikaw na ang Panginoon sa impyerno. Kailangan makuha retrato para matapos ang ating problema. Julian, masyado kang nerbiyoso. Ako na ang bahalang umareglo. Hindi mabigat na problema. At para naman mawala yung mga nagtatakbuhan daga sa dibdib mo, magbasa ka. Daddy, kailan ulit tayo pupunta sa beach? Naku, Pidel. Bingin-bingin ako sa kakukulit niyan. Mabuti pa pagbigyan mo na. Oo nga naman, kuya. Matagal na tayong di nag-outing. Bayan mo. Sa birthday ni Jenny. Daddy, gusto ko masaya-masaya birthday ko, ah. Ayoko nga. Sige na, hindi na kita bate. Kiss mo na. Oh, sige, promise. Hindi yan, kaliwa yan, dapat yung kanan. Oo nga pala. O, ito kanan, o.
Bigay mo, Daddy. Nakasun. Kain naman. Siya nga pala. Hindi mo kasama si Stella. Eh kasi kuya, ang totoo, gusto talaga niya sumama. Eh kaso nga lang, ang dami niyang trabaho. Kaya... Uy! Umpisa ka na naman, ha? Oh, ano namang masama doon? Yudong kuya mo. Pero, alam mo kuya, sa palagay ko, may kasayo ang kaibigan ko. Lagi kang tinatanong. Hindi naman siguro. Mauna na kayo, Ron. Morder na lang kayo kung ano gusto nyo. Tayo mo po. Talaga, kuya. Palagay ko rin eh. Alam mo, gusto ko pa nga niya i-cover sa magazine eh. Huwag na, baka sumikat ako lalo eh. Sikat ka na nga eh. Piniente Fidel Ronquillo. Bastos ka talaga, no? Sino ka ba, ha? Anong kailangan mo? Tumahimik ka rin, matanda ka. Kaya ako nilayasan yung matanda ko. Dahil bungangere rin sa katulad mo. Sado to. Pare, nagpunta kami rito para kumain. Hindi para umanap ng away. Pare, teritoryo ko to. Nagpupunta rin ako rito para kumain. At maghanap ng away. Hoy, bangit! Kung away ang gusto mo, ako ang hanapin mo! Ha! Subukan mo, nang makita mo inahanap mo. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Pasensya ka kung di mo narinig. Bukas, may parada mga bingi. Baka gusto mo sumali. Alam ko, gusto mo yan. Huwag kang mag-alala, sagot ko yan. Alam mo, Rosana, mabuti pa hindi ko sinabi sa iyo ang tip na binigay sa akin ng informer ko. Pinuproblema ka tuloy. Hindi ka ba kinakaba na baka beltahan ka ni Tomas? Stella, pambihira ka naman eh. Bakit ako matatakot? May pangako ako sa sarili ko, Stella. Ilalantad ko ang mga drug syndicates na yan. Kilabutan ka naman, Rosana. Eh, paano kung yung pamilya mo guluhin niya? Sa tingin ko kay Tomas eh, nakasanla ng kaluluwa niya sa impyerno. Wala na siyang awang pumatay. Kung wala siyang awang pumatay, wala rin akong takot ilantad siya. Thank you.
Sir, uwi na ako. Ayoko pa mamatay. Tarantado ka, ano? Ako babalik sa'yo. Lakasan mo, loob mo. Pare, may bala ka ba? Wala na rin eh. Pare, lalaban tayo. Ayan, nasa klono natin. Salamat, sir. Kung hindi kayo dumating, ay baka patay na kami ngayon. Utang namin ang aming buhay sa inyo. Huwag mong isipin niyo. Tungkulin ang bawat sundalo Pilipina ang magkaisa at magtulungan sa oras ng kagipitan. Sana balang araw ay makaganti kami sa inyo. Kung kailangan niyo ang tulong namin, kahit anong oras, magsabi lamang kayo. Okay. Rosana, tama na muna yan. Kumain ka na. Ay, kailangan ko tapusin to. May deadline ako. Sige, ayan, tama na. Ay, ako na, ate. Nako ha, kung di ko pa alam, yan na naman siguro ang hinihintay mo. Bro, ako huwag ka magtitelibaba. Ba't na importante akong hinihintay, ha? Inggit ka lang, eh. Inggit lang? Dali mo, anay, pagsabihan mo nga yun. Oo. Hello? Ah, oho, sandali lang ho. Suya naman. Ate, para sa'yo. O, tamo, sabi sa'yo sa akin, napaya ka, no? Sabi mo, sandali. Sabi ko sa'yo, akin to. Ayaw mo pa kasi maniwala, eh. Oo na. Hello? Rosana? Eto nga ho, sino to? Si Mr. Servando. I'll go straight to the point. Kailangan ko mga retratong kinuha mo. Pati ng mga negatibo. Ah, eh, hindi ho pwede. Handa akong magbayad kahit na magkano. Eh, pasensya na ho kayo. Hindi ho kasi for sale yun eh. Rosana, pakinggan mo muna sasabihin ko. Akin na nga yan. Hoy, babae! Sabihin mo na lang kung ano talaga ang gusto mo at huwag ka nang magpakibot. Hoy, Tomas,
Huwag mo akong masigaw-sigawan, ha? Nag-aaksaya ka lang ng laway. Para sabihin ko sa'yo, simula ng patayin ng mga adik na yan ang boyfriend ko, pinangarap ko nang makita na mabulok sa bilangguan ang mga anay na sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan. Kung talagang ayaw mo, anak na... Hindi kita pipilitin. At kung ayaw mo namang kamutin yung katinandila mo, puputulin ko na lang yan para sa'yo. At tinitiyak ko rin sa'yo, hindi matutupad yung pangarap mo. Dahil kaya-kaya kong bayaran ang kalayaan ko. Ah, ganun. Tingnan natin. Tingnan natin. Alalahan mo, Tomas. Malapit ng pakinggan ng Senado. Ang mga daing ko, tandaan mo yan. At sisiguraduhin ko namang hindi mo na makikita ang araw na yon. Dahil... Pigong-pigo na ako sa'yo. Ubus na ang balensya ko. At pag ako nagalit, nagwawala ako. Inuubos ko lahat ng kalabang ko. Ladies and gentlemen! Hindi kaibigan yung tumawag. Bilib ako sa kapatid mong si Rosana. Manang-mana sa iyong tabang, ha? Maanghang ang mga sundot sa kanyang kolom. Wala bang nagtatangka sa kanyang buhay?
iba ni Butas. Sir, sorry. Tigang na nga eh. Binasamo pa. Yan, naging balatuloy. Sir. It's alright. May kasabihan, sir. Kapag matama daw ang tao, sir, ganun lang. Dumalig ka na naman. Balibasa yan sa iyo eh. Mahalik na sa inidoro eh. Mabuti hindi nakasama yan pag ipinaplash. Nakadikit yun eh. Napupun ako na sige, kumain ka. Bakit parang wala ka sarili mo ito mo nakarang araw? Nag-aalala ako sa katapangan ng kapatid ko, sir. Pwede muna ako magbakasyon, sir. Kung kinakailangan, bakit ba hindi? Pwede bang bukas na, sir? Kailan ba kita hindi pinagbigyan? Thank you, sir. Maraming salamat. Magpapaalam na ako. Salamat. Sir? Ayos ka ba? Hmm. Yeah. Ito na kalutasan ng problema mo. Hindi pa tapos ang problema mo ron. Kari-report lamang ni Major Suleiman. Inubos ninyong pamilya ni Rosana. Pero may natirang isa. Si Teniente Fidel Ronquillo. Sundalo yun. Yan ang panibago nating problema. Ngayon, dalawang bagay ang maaaring mangyari. Magdidemanda si Fidel o maghuhurmentado yun? Shhh! Huwag ka nang umiyak, Julian, at hindi na bagay sa edad mo eh. Kung magdedemanda siya, eh, wala namang kaso dahil wala namang testigo. At kung mag-uramintado naman, eh, mapapasubo lang siya. At kung ano man yung dinidikta ng makitid niyang utak, eh, nakahanda naman ako. Kaya punasan mo na yung luha mo bago maging muta. Puro kakatarantaduhan, leche.
Dr. Alejandro, you are needed at the emergency room. Dr. Alejandro, you are needed at the emergency room. Kumusta na siya? Ano ba pa daw lagay niya, sabi ng doktor? Maraming salamat sa kabutihan mo. Fidel? Condoles. Sa ihip ng hangin, tangay ay mga daing. Kahit sumisigaw, ay walang umapansin. Sa ilang bago namatay si Rosana, nakapagsilita siya. Malalaman mo dyan kung sinong dapat mo idemanda. Your Honor, may we request that the tape be marked as Exhibit A for the prosecution. Mark it. Your Honor, may we request for the continuance of this case to be set on another date? What does the prosecution have to say? No objection, Your Honor. Session adjourned. Huwag kang mag-alala. Nalakas ang ebidensya natin.
O, paano? Sabay ka na sa akin? Kakausapin pa abogado ko, sir. Okay. Take it easy. Sir, ang yabang no kalaban mo, eh mayaman eh. Hindi kaya sir gamitin ang pera nila? Pag nangyari yun, nasa likod mo kami. Sir, gusto mo, girahin na natin yan. Gusto mo sir, maglalabas kami ng taki. Kahit na anong armas, may lalabas namin sa kampo. As you can see, we're trying to delay this case. Hindi pa ba nakakahalata? Eh? Well, nagtatanong siya. But under the rules of court, nakaayon sa iyo ang resulta. Gentlemen, I would like to taste another victory. Ha? Huh? Kaya laban niyong mabuti ang kasong ito. Si Tomas. Wala ho eh. Hello? Hello? Si Tomas nandyan? Nandito po sir. Sandali lang ho ah. Ah sir, umalis na ho pala eh. Tarantado ka ba? Ninolokong ba ako? Sabi ko na nga ba sa'yo eh, kahit nandiyan si Tomas, sak na ililihim niya sa'yo. Matulog ka na nga, nagbabasa ka na eh. Kahit na anong gawin ko, kahit na magpakalundok sa alak, wala kang pakialam! Alam ko namang pabigat lang kami ng anak ko sa'yo eh. Hindi ba? Hindi ba? I'm sorry, Fidel. Lasing ka eh. Hindi mo na alam sinasabi mo. Hindi ako lasing! Alam ko naman nakukunwari ka lang eh. Hoy, simula ngayon, huwag mo na akong pakikialaman! Fidel, makinig ka. Maling paratang mo. Walang hinihintay na kapalit ang pagmamalasakit ko sa'yo. Mahal ko si Rosana. Ang lahat na mahalaga sa kanya ay mahalaga din sa akin. Katulad mo. Ang iyong anak. Huwag mo nga akong bulahin. Kumusta naman yung klinika mo? Alam mo naman ang practice sa probinsya, kumpadre. Ang bayaran ng konsulta ron, kung hindi gulay, tiyak manok. Kundangan kasi, hindi pa dito sa Maynila mo practicein yung profession mo. Hindi pwede eh. Walang magbabantay ng lupain ko rin eh. Gagong yun ah. Kapag tumawag uli, sabihin mo nandito lang kami. Aantayin ko siya. Sino yung kausap mo? Si Cortez. Tumawag daw sa bahay si Fidel at hinahanap tayo. Hindi ba yun ang nagdemanda sa iyo, Tomas? Siya nga. Good evening, sir.
Doon po tayo. And speaking of the devil... Ang akala ko ba umalis ka na? Huwag mo siyang pansinin. Anong hindi papansinin? Ang anak ko na sa ospital, hindi ko alam kung mamamatay o mabubuhay. Kayo ang pumatay kay inay at ang mga kapatid ko. Oras na balik niya rin ng usgado. Kasabay niyong mauupos ang kandilang itinirik ko. Ito, tandaan niyo. Papatayin ko kayo. Kulat! Ano oras ba nangyari yan? Mga alas 4 ng madaling araw. Ano ba nangyari? Nasa loob kami ng restaurant. Bigla na lang siya pumasok. Pinagmumura kami. Tapos hindi pa siya naligayahan doon. Bumunod siya ng barel. Bigla kami pinaputukan. At hindi pa rin naligayahan. Sinuntok ako. Mabuti na lang na ilagang ko. Hindi ko nalang pinatulan ang walang yang yun. Meron pang idinagdag. Pinagbataan kami. Papatayin daw niya kami lahat. Iblatan mo yan, ha? Isulat mo lahat. Wala bang dagdag yan? Walang dagdag yun. Itong mukhang to, hindi mapagkakatiwalaan. O yung wigli mo, kunin mo na ron. Alis ako. Tomas, naka-dress to kill ka. Nandiyan na customer mo. Akala ko ba may buyer? Sana ron. Ba't kanya na suot mo? Ha? Tomas? Hindi ba pag ganyan ang ayos mo ay meron kang lilikidahin? Sino sisintensyahan mo ngayon?
sino? Hindi. Hindi. Bakit ako, Tomas? Alam ko, matagal mo nang pinagmimitian ang pwesto ko. Bibigay ko sa'yo. Ngayon, bibigay ko sa'yo. Ano pa gusto mo? Sige, bibigay ko sa'yo lahat. Oo. Huwag mo lang akong patayin. Huwag, Tomas, maawa ka sa'kin. Huwag. Kung ano man ang nagawa kong pagkakamali sa'yo. Ipaghihili kita ng Ora Pro Nobis. Ako na lang, Fidel. Magandang umaga ho. Magandang umaga din ho. Pwede bang malaman kung nandiyan si Teniente Rugilio? Nandito ho. Tuloy ho kayo. Fidel, si Hepe. Sir. Kumusta ang anak mo? Nasa critical condition pa, sir. Sir, maupo muna kayo. Wag na. Salamat. Nahihiya ako sa iyo, Teniente. Pero kailangan aristuhin kita. May warrant to pares ka. Anong kasalanan niya? Siya ang principal suspect sa pagkamatay ni Julian Servando. Teniente, akin ang baril mo. Fidel, huwag kang mag-alala. Magpapiyansa ako. Ikaw naman ang bahala sa bata. Mag-iingat ka, ha? Alam mo naman siguro kung ano nangyari kay Julian. Judge. Gusto ni Tomas. Idiin mo si Fidel. Kaya siniguro namin, ikaw ang hahawak ng kaso. Alam kasi dito, Mas, na mabait ka at masunurin. Na ibinibigay mo lahat ng gusto niya. Kaya naman di kanya pinapabayaan, di ba? Yan kaya man ang tinatamasan mo ngayon. Saan galingan? Hindi ba sa amin? Hindi naman ako nakakalimuti. Lahat ng baluktot, inutuwid ko. Lahat ng batas na nilalabag nyo, inaayos ko. Nagpapaalala lang ako, Judge, na kami ang satana sa buhay mo. Na ang buhay mo, nakasangla na sa amin. Ngayon, pag sumabit ka,
Malamang ay marimata na ang buhay mo. Isa lang naman ang alam ko. Na si Fidel Ronquillo ang pumatay kay Julian Servando. Iyan ang gusto ko sa'yo, Judge. Risusi ka. Attorney, sabihin mo kay Attorney Castro na dating gawin. Makakarating. Please rise. The court is now in session. The Honorable Macario Beltran presiding. Silence is hereby enjoined. Please be seated. Call the case. Criminal case number M212732, People of the Philippines versus Tomas Imperial for murder. For the state, Your Honor, we are ready. For the accused, Your Honor, we are also ready. Promulgate the decision. Criminal case number M212732, People of the Philippines versus Tomas Imperial for murder. For reasons adduced therefore in criminal case number 212732, the accused Tomas Imperial is acquitted of the charge filed against him for murder because the prosecution failed to prove his guilt beyond reasonable doubt. The bail bonds posted for his provisional liberty in this case is hereby ordered cancelled with cause the officio so ordered. Criminal case number M301903, People of the Philippines versus Fidel Ronquillo for murder. Promulgate the decision. Therefore, this court finds the accused, Fidel Ronquillo, guilty beyond reasonable doubt of the crime of murder, punishable under Article 248 of the Revised Penal Code. Sentences him to suffer the penalty of reclusion perpetua and to indemnify the heirs. The sum of 130,000 pesos as funeral and burial expenses and 150,000 pesos as moral and compensation damages cost. So ordered. Session adjourned. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Bayad ko. Salamat to.
Fidel, mabuti at wala nangyari sa'yo. Takot na takot ako, Fidel. Pumunta ka sa presinto. Humingi ka ng security para kay Jenny. Ibili mo na rin siya ng regalo. Kasi, birthday niya ngayon eh. Si Jenny. Ah, ganun ba? Pakitignan niyo. Kaya mo. Meron lang ako pupunta ang pasyente. Tapos pupunta ako siya. Okay. Tomas, hindi kaya naisakay nung van kanina.
Jenny. Del, si Jenny wala na. May nakita ka ba isang lalaki at isang babaeng may dalang bata? Andun ho. Bakit ho? Kilala niyo ba yun? Oo. Tara. Salamat. Thank you.
Kasi hindi na rin. Lakas mo talaga. Puro ka hingi. Pare, kape nga dito. Oo, magkape muna kayo. Salamat. Walang gagalaw sa inyo rito, sir. Kung gusto niyo eh, dito na kayo magtago. Siya nga naman, sir. Dito ay ligtas na ligtas kayo. Magpapalipas lang kami ng gabi. Bukas ng umaga, ihatid ko na sa probinsya si Stella. Ipap... Hihintayin kita, Fidel. Hihintayin kita. Hanggang sa uling sandali na aking buhay. Oh, nakapirma mo ba? Oo, pare. Halika, kape muna tayo. Sir, may kailangan ho kayo? Nandiyan ba si Judge? Eh, may appointment ho kayo sa kanya? Kamag-anak niya ako. May regalo ako para sa kanya. Tuloy na ako. Sige ho. Kumusta ka, Hudas? Ano kailangan mo? Bakit yung pumasok dito? Oh, ba't namumutla ka? May kasalanan ka ba? Kasalanan? Ba, eh, wala. Wala akong kasalanan. Nagtataka ako sa'yo, Judge. Hindi ka naman anghel. Pero marunong kang gumawa ng milagro. Pagkano mo binenta ang kaso ko? Hindi ko ibinenta. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ka makakarating sa langit, Judge. Kapag maitim ang pakpak mo. Bibigyan kita ng 5 segundo, Judge. Para aminin mo ang kasalanan mo. Papatayin kita, Judge. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Isa. Wala akong kasalanan. Dalawa. Nagsasabi ako ng totoo, Fidel. Totoo! Tatlo. Maniwala ka sa akin. Katotohanan ang sinasabi ko, Fidel. Apat. Hindi lang ako ang sinuhula ni Tomas Imperial. Pati si Major Suliman nakinabang din. Pati na abogado mo. Magkano mo ibinenta ang kaso ko, Judge? Magkano? Konti lang, Fidel. Konti lang. Kalahating milyon. Napakalaking halaga nun, Judge. Maliit pa rin para sa'yo. Hindi para kita kayang bilhin. Ito lang kayang bayaran ng pera ko. Tignan mo. Papirmahan mo na lang kay Judge to, ah.
Sir, alis na kayo? Oo, salamat ha. Welcome, sir. Sir? Sabi, boss. Garantisado ba yan? Oo! Ganyang kakapal na bakal nilagay ko dyan. Kahit na anong klase bala, hindi tatablan yan. Oo, ano? Okay ba? Ayos, sir. Oh, ha? Tara, ba? Okay, ah. Okay. Ayos na ayos ito, ah. Hindi man lang tumagos. Kita mo na, sir. Hindi tinablo man lang salamin. Ang kapal ng salamin nilagay ko dyan. Bilib na talaga ako sa'yo. Ayos siya. Siya nga pala. Eh, 1-7 lang to. Kulang pa 3,000 to, sir. Eh, sir. Saka na lang tayo mag-usap. Buo na lang to, sir. Kulang pa nga kay 3,000, sir. Hey! Sir, ano ba, sir? Eh, kulang, sir. Sir, tatagin mo na to. Sige na, sir. Pambira, kuribot! Pambira! Kuribot, kuribot! Pulis kayo, kuribot! Masulo ka sana! Hindi na buwan ka! Kung si Ben, sobra na talaga yung mga pulis. Pwede ba magtanong? Oh, bakit? Eh, balita ako dito nagpapagawa ng kotse si Major Suleiman. Oh, ay, hepe, yung kuripot. Kaalis lang. Tapos na yung pinagawang kotse sa akin. Na bulletproof. Ang tibay, hindi tinatablong bala. Ah, hindi na ba babalik? Ah, palagay ko hindi na. Ang laki ng utang sa akin eh. Sa pamo. Kabayaan mo, Fidel. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Dadali natin sa Supreme Court ang kaso mo. Aapila tayo. At tiniti ako sa'yo. Wala tayong katalo-talo. Bakit, Fidel? Takal mo ko, Linoko. Sayang lamang ang perang pinag-aral sa'yo ng magulang mo. 8 taon ka nag-aral ng abogasya. Pero puro kasinungalingan na alaman mo! Bakit, Fidel? Anong kulay ng tinta ng ballpen mo? Itim. Kung gano'n, gagawin natin pula! Sir, si Ronquillo. Ha? Saan? Kapag nahuli na natin siya, tiyak na mapupromote na tayo. Thank you.
Anak! Anak! Mami! Anong gagawin sa anak ko? Nasaan ang asawa? Hindi ko alam. Nasaan? Talagang hindi ko alam! Shona! Dali! Sa likod! Karen! Tomas! Shona! Daddy! Anak! Mas! Daddy! Mama! Kanina sinusukan ako ng baril! Bakit hinahanap ka niya? Ano ba ang atraso mo sa kanya? Bakit gusto ka niyang patayin? Nasaan na? Ewan. Jun! Sir! Sir, napag-utusan lang ho kami ni Major eh. Sir, nagpunta kami dito hindi para kayo arestuhin. Hinahanap kayo ni Major. Nag-aalala siya sa inyong kaligtasan. Pagbigay raw kayo ng araw, oras at lugar kung saan kayo mag-uusap. Maraming salamat. At binigyan mo ko ng pagkakataon na magkausap tayo. Noon pa man, Ridel, ay kapatid ng turing ko sa'yo. At bilang nakakatanda mo, kapatid, ay tungkulin ko na pangalagaan ang iyong karapatan. Nag-aalala ko. Baka mapahamak ka. Kaya kailangan sumuko ka. Ngayon din. Maraming salamat, sir, sa pagpapahalaga mo sa damdamin ko. Ako, kahit konti, hindi na bawasan ang respeto ko sa'yo. Pero wala akong balak sumuko. Kung huhulihin mo ako ngayon, wala akong magagawa. Irirespeto ko rangko mo. Lalaki ako, Fidel. At hindi ko gagawin yan. Ang nais ko ay sumuko ka ng bukang sa iyong puso. Ngunit mali ang paraan ng paghahanap mo ng katarungan sapagkat wala kang karapatan na patayin ang iyong kapwa. Bakit sila meron? Kung dalawa ang bayag nila, sa akin tatlo! Walang kapatawaran ang ginawa nila sa aking pamilya. Makatabla lang ako. Kahit walang tubo, bawin ako. May batas tayo na uusig sa mga taong tumatapak sa karapatan ng iba. Doon ko dadalhin ang problema mo at makikinig sila sa iyo.
Matagal na akong nagtimpi. Nagkimkim ng galit at tinalakit. Nanalig ako. At umasa sa batas na sinasabi mo. Dahil alam ko. May piring. At walang pinapanigan ng katarungan. Pero puro bigay. At walang pandinig ang mga tenga na daingan ko. Kaya paniwala ko ngayon. Sadyang ginawa ang batas. Para lamang sa mayayaman. Nagkakamali ka, Fidel. Hindi sabay-sabay na inuuod ang mga bunga ng isang punong kahoy. Kusang nalalaglag ang mga pulok. At ang natitira ay matitinong bunga. Inuulit ko, sir. Hindi ako susuko. Kapag ako dumura, sa malinis o sa marumi man lupa bumagsak ang laway ko, hindi ko himurin. Kung ganon, hihimurin ko ang tura mo. At kung kinakailangan lumuhod ako sa harapan mo para patunayan ko lamang sa iyo na mayroong batas, sabihin mo lang, gagawin ko. Pasok tayo!
iiwan mo na ako. Umalis ka na, Fidel. Hindi kita iiwan, sir. Pagkasama tayo, mamatay dito. Umakas ka na, Fidel. Iwan mo na ako. Iligtas mo mo yung sarili. That's an order. That's an order. Sige na. Ako kanina, hindi pa siya nagigising. Siguro marami ng dugong nawala sa kanya. Halina kayo, Dok. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Oo nga. Kailangan masibentuhan ka agad ang paan niyan. Thank you.
Thank you.
see.